Habang umiiyak ng gusto, ang loli din nalang kanyang aso para i-euthanize na may nangyaring hindi inaasahan. Ang karamihan sa mga tao ay nagkakaroon ng matinding koneksyon sa kanilang mga alaga, kung saan nagagawa nilang mahalin ang mga ito, hindi lamang bilang alaga, kundi bilang kapamilya at parang tunay na tao. Kaya nang mahiwalay ang aso sa ating kwento sa kanyang tinuring na pamilya, ang naging reaksyon nito ay sadyang ikinabigla ng marami. Hindi nauunawaan ng iilan na ang mga aso ay nakakaramdam din ng emosyon gaya ng mga tao at napapatunayan natin ito sa bawat pagkakataon. Ito ang kaso sa matandang lalaki na si Jacob na nagmamay-ari ng isang aso na tinatawag niyang Buddy sa loob ng 7 taon. Si Buddy ay isang itim na labrador na sinamahan na at dinamayan si Jacob sa lahat ng oras matapos yumao ang kanyang asawa maraming taon na ang nakakaraan. Mahal na mahal ni Jacob si Buddy at halos hindi sila mapaghiwalay. Wala naman din masyadong nagiging bisita si Jacob na kaibigan. Maging ang kanyang mga kamag-anak ay bibihira din siya kung dalawin. Hindi gaya noong nabubuhay pa ang kanyang asawa. Buntik nang malugmok sa pangungulila noon at pag-iisa si Jacob, kaya't laking pasasalamat niya sa pagdating ni Buddy sa kanyang buhay. Si Buddy ang ginawang rason ni Jacob kung bakit siya bumabangon sa bawat umaga. Sa edad na 91 ay masasabi nating malakas pa siya at aktibo. Kaya naman nagagawa pa niyang ipasyal si Buddy sa kanilang lugar. Si Buddy naman ay tila masaya ding masamahan ang kanyang amo sa paglalakad. Sa tuwing inaalis ni Jacob ang tali ni Buddy ay hindi pa ito nagagawang manakbo, palayo ni minsan. Sa halip ay lagi itong bumabalik na wari mong nais laging bisitahin ang kalagay ng matanda. Minsan kung kailan ang panahon ay maayos si Jacob ay nauupo lamang sa bench ng parke. Sa bench kung saan sila madalas maupong mag-asawa noon nung magkasama pa sila. Walang ibang nakakasama si Jacob sa ganung pagkakataon kung hindi si Buddy. Kaya naman ito lamang ang kanyang nakakausap at nakakakwentuhan. May kinalaman sa masasayang alaala nila ng kanyang asawa. Kung anong kanyang nararamdaman at kung ano pa ang mga susunod nilang gagawin kinabukasan. Si Buddy naman ay tahimik lamang din na nakikinig na wari mong kanya namang naintindihan ang lahat ng kanyang nadidinig. Isang umaga ay nagising na lamang si Jacob na napansin niyang hindi na nananakbo si Buddy. Hindi to normal na nabubungaran ni Jacob ang kanyang alaga sa ganung kalagayan. Masanay siyang abutan ito na nakaabang na para sumalubong sa kanya. Si Buddy ay nakahiga lamang sa hinihigaan nito na tila malungkot at walang gana. Si Jacob ay agad na nabagabag lalo't hindi siya sanay na makita ang kanyang aso at kaibigan sa ganoong kalagayan. Hindi na rin ito tumatayo pa para maglakad kahit pa ipag-utos ito ni Jacob. Labis na nag-alala sa Jacob at umasa na lamang na magiging maayos si Buddy sa susunod na araw. Pero ilang araw na nakakalipas ay nanatili pa rin si Buddy sa kanyang mahinang kondisyon. Hindi na ito halos gumagalaw, kumakain o umiinom man lamang. Natutulog lang na natutulog si Buddy at waring umiiyak sa bawat oras. Ginawa man ni Jacob ang lahat ng posibleng paraan para maibsan ang problema ng kanyang alaga, pero wala pa rin nangyari. Dito na naging malinaw kay Jacob na kinakailangan na niyang madala si Buddy sa isang vet clinic na matukoy na ang tunay na problema. Pagkarating naman ni Jacob, dala si Buddy sa veterinarian clinic ay halos nahihirapan ang lahat ng maiangat at maipasok ang aso habang pinipilit itong maging komportable. Wala namang tigil si Buddy sa kakaiyak ng mga sandaling iyon. Pero agad na din naman itong nadala sa office table ng veterinarian. Agad na niyang sinuri si Buddy at agad na niyang pinakinggan ang tibok ng puso nito. Sinuri ang mga mata at maging ang mga buong katawan. Matapos suriin ng vet ang bawat detalye ay nakumpirma niyang si Buddy ay mayroon palang isang seryosong impeksyon na kinakailangan nilang masolusyonan agad-agad. Ang dinadala ni Buddy ay naghahatid ng sakit sa buo nitong katawan. Nakapag kanilang pinabayaan ay mas kakalat pa ito sa buong katawan ng aso, sa puntong pupwede niya na itong ikamatay.
Halos mabagsakan ang langit at lupa si Jacob sa kanyang nadinig. Si Jacob lamang ang kanyang nakakasama sa ngayon at ang siyang natitira sa kanya. Sa punto ngayon na kanyang buhay ay mas kapamilya pa ang tingin niya kay Buddy kaysa sa tunay niyang mga kamag-anak. Kaya naman, mabigat kay Jacob na malamang may sakit si Buddy. Ang problema nga lamang ay ang malaki umanong halagang kinakailangan ni Buddy para sa gagawing pagpapagaling dito. Nataong wala naman masyadong ipon si Jacob. Kaya't hindi niya makakayanan ang halagang hinihingi ng vet para maisalba ang buhay ng kanyang alaga. Dito na mas nanlumo si Jacob sa pag-iisip na maaring humantong na talaga sa puntong mawala si Buddy sa kanyang buhay. Si Jacob ay hindi na napigilang lumuha. Kaya naman ang vet ay nagbigay na lamang ng sarili niyang suwestyon para kay Jacob. Sinabi ng vet na si Buddy ay pwedeng ma-euthanize kung saan mas magiging mabilis ang lahat para kay Buddy at hindi ito masasaktan. Sa isang simpleng injection lamang ay mapayapagad na makakatulog si Buddy at mawawala ng tahimik. Yun ang desisyong naisip paggawa ng vet kay Jacob. Pero mawala ito ay hindi kaya ni Jacob. Kahit ang isipin lamang na hindi na niya ito makakasama sa mundo hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Nakiusap na lamang si Jacob na gagawa siya ng paraan na makakalap ng perang kinakailangan ni Buddy. Nangako si Jacob sa vet na babalik na lamang siya sa ikatlong araw para dalhin ang pera. Pero makalipas ang ilang araw ay hindi pa rin nagawang makaipon ni Jacob ng sapat para sa kanyang alaga. Kaya naman nagbihis na lamang siya. Niyakap si Buddy ng mahigpit at kinausap. Sinabi ni Jacob sa kanyang nanghihinang aso na patawad dahil hindi niya ito magagawang mailigtas. Si Buddy naman ay tila napaiyak na lamang na waring naintindihan na kung ano man ang susunod na mangyayari sa kanya. Naiiyak si Jacob ng mga sandaling yun habang kinakarga si Buddy papunta sa opisina ng veterinaryo. Tumungo na lamang si Jacob bilang pagsang-ayon sa gagawin ng vet kay Buddy. Kaya naman agad nang inihanda nitong injection na siyang maglalagay kay Buddy sa malalim na pagtulog para mapayapan itong mahimlay at mawalan ng buhay. Si Jacob habang nakatingin sa bawat eksena ay napaiyak na lamang ng sobra. Hindi na niya napigilan ang kanyang damdamin. Nagawa pa niyang yakapin si Buddy sa huling pagkakataon. Wala kang ibang madidinig sa opisina kung ang pag-iyak ng mag-amo. Sa huling pagkakataon ay sinigurado pa ulit ng vet kay Jacob kung tanggap ba niya ang kanilang gagawin. Lalo't nadadama din niya ang hinanakit na pinagdadaanan ng matanda at kung gaano kaimportante ang aso na ito para sa kanya. Dito na walang nagawa ang vet kung magpailalim sa kanyang emosyon at awa. Hinihinto na niya ang prosesong dapat niyang gagawin at naisipang gawin na lamang ang operasyon na libre. Hindi pa naman ganun katanda si Buddy ay maraming taon para itong pwedeng makasama ng kanyang among si Jacob. Dama ng vet na si Jacob ay magiging mag-isa na lamang sa oras na mawala ang kanyang aso na siyang tumutulong sa kanya para magpakalakas sa bawat araw. Kaya naman hindi kakayanin ng vet na makasira ng hindi lamang isang buhay kundi dalawa kung sakali. Naging doktor siya sa mga hayop sa iisang kadahilanan at yun ay ang kanyang napangako ang gagawin ng mga oras na yun. Si Jacob sa sobrang saya ay napayakap na lang bigla sa vet. Bilang pasasalamat, naging masaya naman ang puso ng vet dahil sa nadama niya ng gustong malaking bagay na kanyang nagawa sa kanyang kapwa. Sinimula na ng vet ang operasyon kung saan masinop na inalis ng doktor ang mga impeksyong nagpapahirap sa katawan ni Buddy. At naging matagumpay naman ang lahat, masaya si Jacob na malamang malayo na si Buddy sa kahit na anumang sakit at magiging malakas na din kagaya ng dati. Simula ng araw na yon, ay naging malapit na rin ang kaibigan ni Jacob at Buddy ang vet. Kaya naman kuminsan ay nakakasama pa nila itong mamasyal. Nakakadalaw na rin siya paminsan-minsan para kamustahin ang kanilang kalagayan. Nailigtas ng vet ang buhay ng aso pero kapalit noon ay nagkaroon naman ito ng butihing mga kaibigan. Kaya naman si Jacob ay mas masaya na ngayon higit kaysa dati dahil bukod sa kanyang alaga ay tila nadagdagan na rin ang kanyang matalik na kaibigan.